Medyo light. Ito, sa lagay na ito, light na ito ha. Wala pa sa kalahati ng mga respondent ng isang survey sa Metro Manila ang nagsabing handa silang magpabakuna laban sa COVID-19. Ayon sa Okta Research, posibleng nag-aantay pa ng karagdagang impormasyon ang taong bayan hinggil sa kaligtasan ng bakuna. Ano kaya ang masasabi ng Health Department hinggil dito? May ulat si Mark Fetalco. Marso ang nakikita ng gobyerno na pinakamaagang pagdating sa bansa ng mga bakuna kontra COVID-19. Pero ang tanong, magpapabakuna ka ba? Opo. Bakit po? Siyempre, porque safety. Palusugan mo rin yun. Safety, hindi, sir, ha? Hindi pa ako sigurado kasi. Bakit po? Kasi ano sir, marami akong naririnig na nakasama daw sa ano sa katawan yung... Maraming naririnig. Talagang sure na. Okay. Ito ha. Gusto ko lamang pong banggitin ito ha. Maikli lang. DOH, kita nyo naman yung ano, survey na ginawa. I think 20 or basta below 30% lang ang nagsabing magpapabakuna sila. Eh, kung maaalala ninyo, di ba? Na siguro naman alam din nyo na hindi pwedeng puwersahan ng bakuna. Eh, kung gusto mo lang, doon ka lang pwede, di ba? Kung ayaw mo, edi hindi. Wala tayong magagawa. Ngayon, responsibilidad yung DOH. Ha? Kayo dyan, tama na yung away-away nyo dyan sa loob. Balita ko kasi nagpapataasan kayo ng ihi dyan. Ha? Pag-usap-usap naman kayo mga animal. Pwede bang mag-usap kayo, explaining nyo kung ano yung vaccine na yan, kung ilang percent. Kasi marami yung naglalabasan eh. Na kung ano-anong fake news. Ngayon, responsibilidad nyo yan na i-educate ang mga Pilipino. Kaya pwede, tigil-tigilan nyo mga iringan nyo dyan at explain nyo muna, pwede ba? Kung pwede lang naman, gawin nyo lang yung trabaho nyo. Kung hindi nyo naman gagawin, hindi okay lang, wala tayong magagawa, wala magpapabakuna. You have to convince the people of the Philippines na magpabakuna. Okay, kung paari lang naman. Ang kami nakikiusap, kung hindi naman nakakahiya sa inyo dyan. Pwede ba? Mag-atas naman kayo ng... ano nyo dyan? Social media nyo dyan. Ako, for hire. Joke lang. Ayoko nga. At hindi na kailangan. Tutulong ako ng walang kaabok-abok na pagtulong sa inyo. Pero gayunpaman, ang lahat ng data ay manggagaling lamang po sa inyo. Okay? Ako ay akin lamang po ipapabahagi yung mga manggagaling po sa inyo. Kung wala, nga. Ha? Mangyayari sa amin, tameming Pinoy. Kaya pwede ba kayong mga nasa ano, DOH ha, nakikiusap ako as early as now. Kahit wala pa yung vaccine, dapat naglalabas na kayo ng information tungkol dito. Halimbawa, bigyan ko lang kayo ng konting advice lang ha. Ano ang pinagkaiba ng vaccine na itong sa COVID at saka dun sa dengbaksya? I-differentiate nyo. Kasi yung kinakaba ng tao, di ba? Kasi nag-create ng ano yan, yung dengbaksya na yan. So, i-differentiate nyo, ipakita nyo. Ilang percentage yung ano yung kasi nakikita nila oh 75% kunwari ganyan di ba 50% 60% pero ipakita nyo kasi iniisip nila ang common isip ng mga tao 60% okay maaaring ma-prevent ka pero meron silang nakikitang 40% na feeling tuloy nila ay 40% pa lang hindi maganda. Hindi ho ganun yun. Explain nyo sa mga tao na yung 40% wala naman ibig sabihing masama nun. Pwede bang explain nyo kung okay lang naman? Baka kung pwede nga, kunin nyo sana si Doc Willie na medyo mag-explain eh. Kung hindi matataas ang ihi nyo at hindi kayo takot sa ano, sa mga tutulong sa inyo ha. Huwag nyo munang unahin yung naku, yung inhindot na PhilHealth na yan. Inuuna nyo kasi yung pagtaas niyan. Ang dami nyo pwedeng unahin. Kasi minsan, ito totoo naman, hindi ko sinasabing ganito sila ha. Pero minsan kasi yung mga taong insecure, yung mga taong hindi confident sa sarili,
ako tumingin ng tulong sa ibang taong mas magaling sa kanila. Kasi nga, baka masapawan sila. Eh hindi ho napapanahon yung mga ganyan ngayong panahon na ito. So kung maganda po kayo na mga magaling mag-explain, napasok na sa masang Pilipino para maisip nila na maganda naman tong vaccine. Eh kung pwede nga, suggestion ko, kuling nyo si Doc Willie. Ang dami mga doktor dyan na magaling magturo, pangmasa. May isa pa isang doktor, si Tubig. Kilala nyo si Tubig na doktor? Nag-i-explain ng Tubig. O i-hire nyo sila. Sabi ni JR, busy si Duque pagsusukat ng social distancing sa mall. Daladala yung kanyang baston. Yun lamang sa akin. Ako naman, tutulong naman ho tayo sa channel natin. Kaya lang, hindi ho kasi ako doktor. So, hindi ako kayang magmagaling. Okay, ako'y bumabase lamang sa anumang nire-report nyo. Wala ako kayo nire-report. Sa ano magagawa ko? Diba? Hindi ko pa naman ugaling magmagaling. Maglalagay ng libro sa likod tapos magmamagaling. Hindi ko ugali yun. Pakiayos yung cup mo, hindi nakasentro. Abay, pati ba naman ang cup ko? Pinakikialaman niyo? Si Doc Adam din pwede. Ay, kialam na sa Pilipinas ba si Doc Adam? Parang balok to talaga yung ano ko. Huwag yun ang pakialaman. Pakialam meron naman kayo masyado. Joke lang. Si Doc Willie, si Doc Adam ba nandito sa Pilipinas? Wait lang, inaayos ko na. Nailang tuloy ako kasi kayo makapo na naman kayo. Eh kung tanggalin ko na lang kaya tong cup ko, maging upaw na lang ako. O ganyan na lang. Para wala nang gulo. Masyado kayo eh. Ha, pag tinanggal ko to, pendong. Ano ba yan? Pati yung cup ko, pinakikialaman nyo. Gusto nyo ito na lang para walang gulo. Ayun na nga. O sige, maraming salamat si Kamiya Shita Vlog. Banat, pabati uli sa asawa ko si Karen. Malungkot. Huwag ka namang malungkot, Madam Karen. It's okay. Everything is okay. Magpakatotoo ka, Banat Bay. Saan? Sa pendong? Hindi nga po pwede. Explain ko sa... Huwag ka, ang gulo nyo ha. Pag tinanggal ko yan, hindi nasilaw kayo ng ilaw. Mapapaganong kayo. Ah! Alakas ng ilaw! Ganon. Kaya ko nilalagay ang cup. Ayaw talaga. Oh, anyway. Play na natin. Kaya natatakot ako. O, payag po ako pag ano. Pag libre, pero pag may bayad, hindi pa ako pa ano. Pagpatorok. O, tulad niyan. Hindi nila alam na libre pala yun. Diba? Hindi nila alam eh. Ano ba, DOH? Galaw-galaw na! Kung hindi naman nakakahiya sa inyo! Para maabot ang herd immunity, kailangan mabakunahan ang 70% ng populasyon ng mga Pilipino. Pero sa Metro Manila, na itinuturing pa ring epicenter ng COVID-19 sa Pilipinas, lumalabas sa 25% o isa lang sa 4 na respondent ang handa magpabakuna. 28% naman ang nagsabing ayaw nila magpabakuna, habang 47% o halos kalahati ang hindi pa sigurado. It could mean na... a lot of people are waiting for more information about yung mga vaccine, yung efficacy, possible side effects. Isinagawa ang survey sa 600 respondents sa NCR mula December 9 to December 13, 2020. Plano ng OCA Research na magsagawa uli ng kaparehong survey para malaman kung may pag-abot. Hoy, wag niyo naman sinasabing kamukha ako si Vin Diesel. Kayo talaga... Baka kamukha niya ako. Bago sa vaccine confidence sa mga Pilipino. Dati naman ang sinabi ng Department of Health na paigtingin nila ang vaccine confidence sa mga Pilipino. Kasabi nito, hinikayat ang... Sabi na pala ng DOH, paigtingin nila? Asaan? Asaan DOH? Ahensya ang mga lokal na pamahalaan sa NCR na makipag-ugnayan sa kanila sa pagbili ng bakuna. Ang local governments ay hinihikayat ng national government to work with us because we can pool the funds and the national government can procure and we can have an effective distribution system. Paglilinaw ng DOH, ang national government lamang ang makabibili ng COVID-19 vaccines na may emergency use authorization. Magiging available lamang daw ang isang produkto sa merkado kapag nabigyan na ito ng Certificate of Product Registration mula sa FDA. Mark Fetalco para sa Bayan. Ayan.
Dadaan na naman sa FDA. Mabuhay ang FDA. FDA! Ano na? Hindi ho, ito seryoso na ho tayo. Ha, seryoso na ho tayo. Pakasabihin naman, binibiro natin eh. DOH, medyo maano na kayo dito sa survey na ito, ha? We are giving you a chance to explain to the people what is vaccine, how pros and cons ng vaccine. Kasi iniisip nun iba, ito talagang iniisip nun iba kasi may mga naglabas dyan eh sa Twitter na sabi, why are we settling for this kind of percentage sa isang vaccine? We're not settling. Remember, we are getting what is available. Ayan nga ang problema. Meron kasi isang senador. Pasensya na ho. Kakilala ko pa nga itong senador na ito. Like ko siyang senador. Pero nag-post siya sa isang Twitter. Nag-post siya ng isang tweet na sabi niya, why are we settling with this kind of vaccine? But why this percentage lang na ito? Eh sabi ko nga, sana inintindi muna nung senador na yon. Dati na siyang senador, ha? Naintindihan niya naman na yan ang available at the moment. Okay? So, kung yan ang available at the moment, eh hindi tayo mag-aanday dun sa hindi pa available, di ba? So, antayin muna, ang gawin lang natin as of now to educate the people kung ilang percentage yung possibility. Ngayon, kung mali yung, kung hindi man 100%, isabihin din natin kung ano yung maaring negative na ikaidudulot nito. Kasi kung wala naman, I don't think yung mga tao hindi sila magpapabaksin, di ba ho? Dali lang, may nag-message ho. Eh, baka si Madam Virginia yun. Alam mo naman si Madam Virginia. Ay. Ah. Ayan. So, anyway, yun lang bang po yung ano natin, ha? So sana naman maintindihan nun ng DOH na please, galaw-galaw, okay? Tsaka na yung mga pataasan nyo ng ihi dyan. Tsaka na yung kusinong ano, basta, tsaka na yan. Basta galaw-galaw na lang kayo kasi alam nyo, sayang naman eh. Kasi 'di ba alam niyo naman hinahabol natin, 'di ba? Sabi nga nila hindi man lahat mabaksin. I think, as far as I remember, correct me if I'm wrong. As far as I remember, at least 70% sana ang mabaksin sa Pilipinas para magkaroon ng herd immunity. Okay? Eh kung ganoon, medyo mababa pa ho sa atin yung gusto magpabaksin kasi I think 30% pa lang. So malaki problema natin. Magiging safe lang siya doon sa mga nagpabaksin. Hindi talaga magkakaroon ng herd immunity. Yun ang intindi ko doon. Correct me if I'm wrong. Pero yun yung napanood ko sa news. Eh ngayon, gawa na nyo ng paraan as early as now. Yun lang ha. Please ha. Please. Okay? Yun lang naman. Mais-ice kayo.